Guys, dadala lang ako sa kwarto yung aking may coffee ako. Kaya, para hindi na ako magpababa. May asukal ako. Kasi mahirap iwanan yung bata. Yung kapamalulog pa. Hindi na lang ako magalasan. O, may peanut butter pa ako. May Nutella pa ako. Ito to sa kwarto ko. Ito, may peanut butter ako. May tinapay. Yun na lang ang kakainin ko. Hanggang may fruits. Meron sa aking to. Kaya ang hirap mag-abroad.
Mahirap di tayo ng pera eh. Tapos yung padala ng padala ka. Buti na lang ako. Hindi humihingi ang aking mga pamilya. Ano ko lang, mga anak ko lang ang aruga ko. Yung nag-aalaga sa aking mga anak. Ano ba dyan? Lahat inaasa na sa kanila. Yun. Kaya minsan, kapag sentimental ka, dahil na homesick ka, naalala mo yung pamilya mo, hirap. Kaya ko ito. Kahit mag-uwi ako, wala din akong pundo. Balik, trabaho lang ako sa pag-uwi. Ano nang kamuting kahoy, tanim ng kamuting kahoy, mag-alaga ng baka, mag-alaga ng manok. Yun lang. Kasi wala naman trabaho, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ko naman kailangan mag-apply ako sa mga opisina. Kailangan ko rin ang applyan ko. Yung magsasaka, yun lang magtatanggap sa akin. Kaya ang hirap na walang pinag-aralan. Kaya ako, sabi ko sa mga anak ko, mag-aral kayong mabuti, humutuhulad sa akin, hindi ako pagtapos, kasi mahirap talaga ang buhay pag hindi ka nakatapos. Mahirap maghanap ng trabaho. Hindi ka basta-basta tatanggapin sa mga applyan. Kahit pagkagador, ngayon, mahirap, kailangan hanapin ka pa ng certificate para ka-approvehan. Kaya magsasaka na lang ang applyan. Yun lang ang bagsak. Magbukid. Mahirap. Sorry guys, marami pa akong isi-share mga ideas na naranasan ko sa buhay dito sa abroad. Pero paunti-unti lang ito. Okay guys, sana pag napanood yung video ko, mayroon kayong makuha mga kunting kaalaman sa abroad. Okay, bye!